Okay, so ang text po natin ngayon, dediretso na po tayo sa 1 John chapter 4 verse 19 or 1 John chapter 4 verse 19. Ang verse po dito is sabi dito, we love because he first loved us. Okay? So ngayon, just a konting introduction. Maraming beses ko nang gustong mag-attempt na to go through and teach itong particular book, no? The Teaching of Walter Marshall in the Gospel Mystery of Sanctification. Okay? So, pag sinabing sanctification, ay ibig sabihin nito is holiness. Ngayon, ang pinaka root word or meaning ng sanctification is to be separate, to be distinct. Ginagamit din ito sa church. Ibig sabihin, separate ang church sa mundo. So, ibig sabihin, habang tayo ay nandito sa lupa, as Christians, laging meron separation. Katulad ng separation ng liwanag sa dilim. Hindi nagsasama yan. Maaring pwede magsama, no? Pero in principle, naghihiwalay yan. Meron distinction yan. So, ganun din ang isang buhay ng mananampalataya na meron silang sanctification process. At ang tinatawag doon sa sanctification process is yung holiness. So, tayo bilang mananampalataya ay tinatawag tayo para maging holy. So, meron din isang verse dito, nakalimutan ko na saan, na sabi, be holy for I, the Lord your God, am holy. Okay? So, malapit ito sa aking puso, itong doctrine na ito, sanctification, because madalas ay nagagamit itong topic na ito sa pang-abuso. Or in other words, sa legalistic ang approach. Pag sinabing legalistic, ibig sabihin, ang kanilang motivation sa sanctification or sa holiness is hindi sa pagmamahal ng Panginoon, kundi sa pagmamahal sa sarili. Okay? So, magkaiba yun. Ang ating ang katuruan sa bagong tipan, lalo na, is primarily sa ating relasyon kay Kristo, kaya tayo nagiging banal. Kaya tayo nagiging sanctified. Okay? So, dumadami yung mga tao na nagiging relihiyoso. Ibig sabihin, relihiyoso sila sa panglabas lang. At wala na yung pagmamahal sa kanilang puso or hindi motivation ang kanilang relihiyoso sa kanilang pagmamahal. Pero sa pattern ng scripture, ay which is ito yung humble attempt natin, pag-aaralan natin yung connection ng religion or yung tamang religion sa pagmamahal. Okay? So, in text na binasa natin sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because he first loved us. So, hindi tayo pwedeng magmahal kung unang-una hindi natin nakikita yung pagmamahal ng Panginoon. Okay, so sa marami sa atin, lalo na sa mga kabataan ngayon, ang idea nila ng pagmamahal, hindi nila namamalayan ay mali. Kadalasan, mali. Okay? Kasi ang pagmamahal na ang idea nila is usually para sa pangsarili. For example, no? Pagka natutuwa ka sa isang tao o sabi mo, ay, ang gwapo, ay, ang cute, ay, nakakatuwa. So, yun na yung ibig sabihin ng pagmamahal, no? Pero ang principle kasi ng pagmamahal is hindi ganon, maaring kasama yon yung pag-enjoy, no?
Pero is more than that. Meron yung principle ng self-sacrifice. Meron yung principle ng pag-concern sa kabutihan ng ibang tao or yung advantage ng ibang tao. At lalong-lalo na, hindi lang ito sa concern lang ng ibang tao, kundi sa ang motivation na yun ay dahil sa pagmamahal sa Panginoong Diyos. Okay? So, kung familiar po tayo sa Ten Commandments, yung Ten Commandments ay separated into two categories. Yung isang category, yung in relation to sa pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. At yung pangalawang category is yung isang yung relation natin sa kapwa-tao. Okay? So, maganda po ang doktrina or ang katuruan ng Biblia or ang ng Panginoon na itong kategory na ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Magkasama siya. At nagsusupport sila sa bawat isa. For example, nagmamahal tayo ng kapwa dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Okay? At nagmamahal tayo at dahil nagmamahal tayo sa Diyos ay lumalabas sa ating pagmamahal sa kapwa. So, hindi pwedeng paghiwalayin 'yon. Meron mga ibang tao or institution ang ginagawa nila, nagmamahal lang sa tao. Ang tawag doon, philanthropist. Philanthropist ibig sabihin sa concern ng kapwa-tao. Which is, kadalasan, maganda. Nakakatulong din sa karamihan. Pero, hindi ito yung klaseng pagmamahal ayon sa Ten Commandments na dahil sa pagmamahal sa Diyos. Okay? So, yan yung tinatawag na external religion. Na ang concern lang is yung doon lang sa kapwa-tao. Pero ang tinuturo sa Biblia na magiging tama lang ang ating pagmamahal sa tao kung ang motivation na yon ay pinanggalingan sa pagmamahal sa Diyos. So ang pagmamahal sa Diyos ang tanging daan or guide sa tamang paraan ng pagmamahal sa kapwa. Okay? So going back, no, kapag ka pinaghiwalay mo yung dalawang kategory na yon, ang pag sinabi mo magmamahal ako sa kapwa-tao, ang tawag doon philanthropy. So ang concern mo yung pagbibigay ng donasyon, pagpatayo ng eskwelahan, pagpatayo ng negosyo na nakakatulong sa kapwa-tao. Or mga ospital, mga ganun, mga philanthropy na effort 'yon. Okay, na kadalasan ang tingin ng mga tao ay uri or description ng pagmamahal. And madalas sa atin, hindi natin o hirap tayo tumanggap na sabihin na pagkatapos na ginawa niya yan, philanthropic na effort, sasabihin mo sa akin, hindi yan genuine na pagmamahal. So masakit yun sa tao. Sasabihin, pagkatapos ng napakadaming sakripisyo, sasabihin mo, mali pa rin yun. So, yan ang isa sa mga pinakamasakit na ituro sa mga tao na ang tamang paraan ng pagmamahal is yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Which is ito nga, nabasa natin, yung 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. So, ang tunay na pagmamahal ay manggagaling walang iba kundi sa author ng pagmamahal, ng pag-ibig, which is sino? Ang Panginoon Diyos. At diniscribe din dito na sa Biblia na walang ibang ehemplo na maganda or perfect kundi sa binigay ni Kristo Jesus. Okay, walang ibang maganda o perfect na ehemplo ng pagmamahal o pag-ibig kundi sa ginawa ni Kristo Jesus. Ano yung ginawa niya? Na pumunta siya dito
sa isang corruption na henerasyon na sanlibutan at binigay niya ang kanyang buhay sa sarili niyang mga kaaway upang ang kaaway niya magkaroon ng buhay at buhay na may katuwiran na kaligtasan sa kasalanan at yung tamang daan. So, hindi normal yun sa tao. Kapag tayo ay may kaaway, nilalayo natin. Hindi natin nilalapitan, kinakausap, o dinededma lang natin. Pero ang ating Panginoon, hindi lang niya hindi kinausap, hindi lang niya dinedma, hindi lang niya hindi dinedma ang kanyang kaaway, kundi siya papusang pumunta dito sa lupa. So yan yung klaseng pagmamahal o pag-ibig na hindi inaintindihan ng tao. Which goes to show na ang pag-ibig na ito ay hindi sa tao. Kasi kung sa tao, hindi kayang gawin. At kung kayang gawin ng tao yun, ibig sabihin, ang ginawa ni Kristo ay hindi sapat. At kung hindi sapat ang ginawa ni Kristo, hindi siya pwedeng or worthy na pagkatiwalaan para sa ating kaligtasan. Magiging imperfect siya. Magiging katulad lang niya ang ibang tao. So, makikita natin, magkakaroon tayo ng idea na ang pagmamahal o ang tamang pag-ibig ay makukuha lamang sa Panginoon Diyos. Walang iba. Kaya si Kristo, kinakailangan at pinaniniwalaan natin na siya ay Diyos. Kasi walang makakagawa ng ganyang klaseng kabutihan kundi ang Diyos. So ngayon, nagkakaroon na tayo ng idea na ang pag-ibig na inaalam natin yung ay cute siya o gwapo siya o maganda siya maganon o ini-enjoy mo siya, yun na yung pag-ibig. Hindi ganon. So, nagkakaroon na tayo ng idea na magkaiba ang intindi natin sa pag-ibig o sa pagmamahal. Sakto pala, no? February, Valentine's. Nag-usapan natin, ano? Pag-ibig. So, nakikita natin na magkaiba. Na yung kinalakihan natin ng idea ng pag-ibig is magkaiba. Which means na ang pag-ibig na tinuturo dito sa Biblia is galing hindi sa tao, kundi sa kalangitan. Kaya kinakailangan ang pag-ibig ng Panginoon para malaman ay kinakailangan ipakita niya. Kailangan i-demonstrate niya. So hindi yan pwedeng galing sa atin. Kinakailangan makita natin na ginawa niya, dinemonstrate niya para sa tao, para sa atin, para sa akin na kaligtasan. Kaya sinasabi dito, we love because He first loved us. So pag sinabing we love, ibig sabihin, ang love ay ang pundasyon ng pagsunod sa utos ng Panginoon. Ang love ang pundasyon sa sanctification. Ang love ang pundasyon sa ating holiness. Okay? So, yung pagsunod sa sampung utos, yung pagsunod sa sampung utos ay yun na rin ang ibig sabihin ng holiness. Yung holiness, yun na rin ang ibig sabihin ng sanctification. So, pareho lang yan, nag-iisa lang yan. Pagkasunod, so yung holiness, hindi yan ibig sabihin na nagsusuot ka lang ng nakakaibang damit o nagkukulong ka lang sa isang kwarto. Hindi yung ganun. You can be holy kahit na sa isang corrupt na environment o henerasyon na tinitirahan mo. As long as hindi mo pinamumuhay o minamahal ang kanilang mga minamahal. No? So, meron tayong distinction. So, yan yung basic meaning ng holiness. At lahat tayo bilang mananampalataya ay tinatawag na maging holy. Pero, ang nagiging
difference lang sa atin is yung motivation sa pagiging holy. Ano ang ating motivation sa pagsunod sa ating Panginoon? Is it sa pagmamahal ng Panginoon sa atin? Or is it sa pagmamahal natin sa sarili natin? Okay? So, kailangan maintindihan natin, pag as long as hindi natin naintindihan o nakikita yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, ang ating pagmamahal ay laging makasarili. Laging may corruption. Laging may pagkukulang. Maaring may mga self-sacrifice, mga ganon, pero hindi pa rin yan papasa sa standard ng Panginoon. Which is, babalik tayo sa Ten Commandments, yung dalawang kategory, ang pagmamahal sa Panginoon at ang pagmamahal sa kapwa. At itong dalawa ay magkadikit. Hindi mo pwedeng hiwalayin. Pag pinaghiwalay mo, pag nagmahal ka lang sa tao, ang tawag doon, philanthropy. Pag nagmahal ka lang sa Panginoon Diyos at sinacrifice mo ang pagmamahal sa tao, ang tawag doon, hermitanyo. At pareho yun, mali. Hindi yan disenyo na ihiwalay. Kailangan talagang magkasama. Nagmamahal tayo sa kapwa dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. At nagmamahal tayo sa Panginoon dahil nakita natin ang kanyang pagmamahal sa atin. So ang pundasyon natin, dapat nagkakaroon na tayo ng idea na ang sanctification process or ang holiness or ang pagsunod sa kanyang utos ay ang pundasyon niya ay ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi yung gagawin ko ito para hindi ako malasin. Gagawin ko ito para hindi ako magkaroon ng masamang karma. So, even yung ganung klaseng statement, makasarili pa rin. Ngayon, bilang mananampalataya, lalo na kung bagong mananampalataya, hindi pa tayo sanay sa pamumuhay ng pagmamahal ng Panginoon. Parang yan kayamanan, no? So imagine mo isang mahirap na tao na buong buhay niya, mahirap siya, nasa kalsada siya, nanlilimos. Tapos biglang meron nagbigay sa kanya ng napakalaking halaga ng pera. Sa kanyang nakasanayan na paghihirap, hindi siya sanay na mamuhay ng mayaman. Hindi niya alam paanong gagamitin. Anong gagawin ko dito sa halaga ng pera? Masaya na nga ako kung nangangalalkal ako sa mga tira-tirang pagkain dyan sa basura o sa mga fast food. Happy na ako dun eh. Pero yung mga halaga ng pera na ito, maraming magagawa, alam mo, pero hindi niya alam paano gagawin. Kung paano ayusin o ipamuhay. In other words, hindi niya alam paano yung pamumuhay ng mayaman. So, ganun din tayo mga mananampalataya. Na-receive natin ang kayamanan kay Kristo, pero hindi natin alam paano ipamuhay. So, ang nangyayari, dahil hindi natin alam, nananatili tayong namumuhay as if mahirap pa rin tayo. Na nakuha nga natin yung pera, pero kumakain pa rin tayo sa basurahan. So, kasi yun yung nakasanayan. So ngayon, ang tinuturo sa Biblia, hindi, iba na ang inyong identity. Iba na ang inyong damit. Gamitin ninyo. So even yung sa ating paggamit, sa ating pamumuhay ng pananampalataya, ay hindi sa pilitan, kundi sa inyong kabutihan. At sa kaluwalhatian din ng Panginoon. Kaya ito, yung pagsunod sa Panginoon, ay hindi yung parang slave driver, yung master and servant relationship, kundi yung father and child relationship, na sinusunod mo ito dahil sa pagmamahal mo, dahil gusto mo, dahil hindi yung gusto mong sumuwerte, pero dahil lang
masaya ka. Dahil nakuha mo yung kayamanan ng Panginoon. At yan yung kadalasan na hindi naintindihan ng maraming Christian. Kaya ito din yung naging foundation kaya ko gustong ituro itong itong napakagandang libro na ito. Actually, itong particular na libro, summary ito or modernized ng isang book ng isang Puritan from the 1600s na ang pangalan niya si Walter Marshall, na ang pangalan ng kanyang book, title ng kanyang book is The Gospel Mystery of Sanctification. Ngayon, yung book na yon ay napakahaba at pag familiar po kayo sa mga Puritans, ang daming mga explanation. Etong book na hawak ko at na binili ko sa Amazon na may pagkamahal kasi print on demand siya, mga siguro 1,000 plus, modernized na siya. Pinili lang niya yung mga key important chapter doon sa book na yun at yun na yun in-explain niya ng diretso at na-modernize niya ang kanyang mga explanation. So, imbis na kahaba-haba na isang pahina na explanation, nagawa lang niya ng isang mga isa, dalawang sentence lang. So, napakaganda ito at ang hope ko is magamit ito para sa ating serye ng pag-aaral ng Gospel Mystery of Sanctification. Okay, so I guess hanggang dito lang muna tayo and we hope... Bitin ba? Sandali ah. Parang intro. Oo nga, kasi sorry ah, nagpa-practice lang kasi ako eh. Tignan ko kung may na-miss out ako. Okay, siguro in closing na lang. Ayan. 1 Corinthians chapter 13. Punta tayo. Sa 1 Corinthians chapter 13, ni-emphasize niya yung pag-ibig. So, yung 1 Corinthians chapter 13, no? Madalas binabanggit ito sa mga kasal. Pero hindi, it's more than sa kasal. Although there's nothing wrong sa paggamit nun kasi ang sakop ng pag-ibig is nandun pa rin. Ang idea lang nito is yung pag-ibig is pagmamahal sa lahat. Dahil yun yung identity or basic na identity ng isang mananampalataya. So babasahin ko, no? 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 13. Okay? If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. So, dito, isa to sa mga pinakamahirap na tanggapin ng tao na pagkatapos nilang ipakita o makita ang kanilang talento, ang kanilang sakripisyo. Pero sinasabi ni Pablo dito na kung ginawa ninyo ito, maaring maganda, pero kung walang pagmamahal, walang kwenta. Walang kwenta. So, ganun kahalaga ang pagmamahal. At ang pagmamahal o ang pag-ibig ay manggagaling lamang sa Panginoon. So, ito, he goes further sa verse 4, ang description ng pagmamahal. Sabi dito, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things,
hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will come, will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. So ito yung description ng isang mananampalataya na noon, hindi siya mananampalataya at ignorante siya. Yung nga, child siya, no? So ngayon, na-experience niya ang pagmamahal, naging mature na siya. So pag ngayon mature na siya, hindi na niya gagawin yung mga dati niyang ginagawa. So merong pagbabago. Okay, verse 12. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully even as I have been fully known. Verse 13. So, now, faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Ang isang Puritan, ang ganda ng sinabi niya, na ang love ay sobrang ganda na siya lang ang tanging grace ng Panginoon na mag-i-exist from sa present dito sa mundo hanggang sa kalangitan. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan yung faith or yung hope pag nasa langit. Kasi nasa langit na eh. Ang object ng faith natin sino? Si Kristo. Eh pero kung nasa langit ka na, ano pa bang faith or hope na kailangan mo? Eh kasama mo na si Kristo. Yun yung objective mo. Pero ang love, mananatili. Ganon ka-unique ang love at ganon ka-basic at essential ang love sa atin. Kaya sa atin bilang mananampalataya, hindi pwedeng mawala yung love. Kasi ito lang yung tanging experience or grace ng Panginoon is magpo-prolong hanggang sa kalangitan. So ang love natin, hindi siya necessarily maging perfect, pero gusto natin maging perfect. Yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang kaaway ay nagpapakita ng sobrang laki ng at sobrang mature ng kanyang pagmamahal kumpara sa ating pagmamahal sa ibang tao. Like, seserbisyo lang tayo, mga ganon. So, ang sa atin bilang tao, ang ating pag-ibig sa kapwa ay laging kulang. Pero gugustuhin natin na ma-improve. At pag yung pag-i-improve na yon ay dahil sa grace ni Christ. Dahil sa pag-depend natin kay Christ. So ang tinuturo nitong libro at itong bagong tipan na the more tayo nagde-depend kay Christ, the more natin nakikita ang kanyang kayamanan, ang kanyang kabutihan, the more tayo kusang nagsusunod sa kanya. The more tayo kusang naglilingkod sa kanya with joy. At hindi ito yung sapilitan. Hindi ito yung nakasimangot lagi katulad ng mga ibang grupo, ibang Christian church na na-identify ka lang kapag ganito yung suot mo, kung lagi kang nakabarong Tagalog o sumababae, nakapalda, tapos nakasimangot. Hindi yung ganun. Pero ang buhay ng Kristyanismo ay buhay ng kapayapaan, ng freedom, ng pagmamahal, ng kaligayahan na nakita kay Kristo.
Kaya napakahalaga sa ating ministeryo or sa ating pagtuturo na laging ine-emphasize yung ginawa ni Kristo. Kasi yun lang yung magiging tanging reference natin sa kung paano tayo magmahal sa ibang tao. Yan yung standard. So, hindi pwedeng i-push yung sarili nating ideals or opinion. Maganda man para sa karamihan, pero walang tatalo sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang kaaway. So the more natin na-emphasize ang kanyang kayamanan, the more tayo namumuhay ayon sa kanyang kagustuhan. And the more tayo nagiging holy or sanctified. At ang ating sanctification process is nagiging mature. Nag-grow tayo, lumalago tayo. The more natin ginagawa yun, piniprepare ang ating isipan, ang ating puso, ang ating katawan para sa Panginoon, the more tayo lumalago. So, napakahalaga yung makita yung ating root. Yun lang kadalasan ang problema ng karamihan. Yung pagsunod sa Panginoon base sa pagmamahal ni Kristo. Yun yung napakahirap na maturo. At so, kinakailangan paulit-ulit natin minimeditate. Kaya yung mga books natin, mga Puritan books lalo na, Christ-centered sila. Ibig sabihin, sa kanilang mga ministeryo, sa kanilang tinuturo, lagi nilang binabalik sa ginawa ni Kristo. Bakit? Kasi doon lang magagaling yung tamang religion natin. Hindi yung dapat ganito ka, dapat ganyan ka, ganon. Hindi. But more so, ito yung ginawa ni Kristo. At once na nakita natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kayamanan, yung pagsunod natin sa kanya ay nagiging madali. So parang yung ano, parang yung isang relasyon ng isang tao sa ibang tao, no? Normally ang ibang tao mahirap sila magtiwala. Kung kunyari isang tao sabihin niya, "Uy, ikaw kunyari may lumapit sa inyo, hindi niyo kilala. Uy, ikaw tipla mo ako ng kape." Ano? Sasabihin mo, "Sino ka? Matatakot ka."